Hello po at isang magandang araw sa ating lahat muli. Ito na naman tayo sa pang-ilang segment na ba to ng COVID break. It's our fifth segment. At welcome everyone. Ulitin ko po, ito ay prelude sa magiging topic po natin sa 144 training natin sa Friday. Advance ko na, unahin ko na invitation sa inyo. Dahil ngayon ay 20 minutes lang itong ating segment, pero yung topic ko ngayon ay expound natin ito sa Friday 144 training. Hindi naman 144 lang ang siyempre involved doon, kundi mga primary 12, mga potential leader, lahat ng mga tao natin na potential leaders na dumadaan sa process. Gusto ko i-share sa inyo in a few minutes yung mahalagang topic about leadership. Kasi more than ever, sa kailangan natin ang mga leaders ngayong panahon na to. And if you are observing, and if you notice, no, in the history of man, nagpo-produce ang daigdig ng mga leaders in times of adversities. At kahit saan ka pumunta sa takbo ng panahon at sa kasaysayan, ay lumilitaw yung magagaling na mga leader, yung mga world changers, yung mga transformers, whenever there are adversities, there are crises. At I believe na ngayon, itong dinadaanan natin, itong global pandemic na ito, kung may isang magiging magandang bunga at resulta ito, ito ay yung makakita tayo ng mga great leaders na magra-rise up dahil sa adversity. Of course, alam natin ang principle niya, di ba? Na makakapag-produce lang ng perfume ang bulaklak kapag yan ay pin-pressure, kapag talagang in-squeeze siya, piniga siya, dinurog-durog talaga siya. So yung pabango, yung mamahaling pabango ay galing po yan sa isang violent na karanasan. Ganun din ang diamond. Ang diamond ay napoproduce mula sa kailalim-laliman ng daigdig at yan ay nakakalikha ka lang ng diamond dahil yan diamond ay dumaan sa process na matagal, thousands of years, at dumaan siya sa matinding apoy bago nakapag-produce ng diamond. Ganun din ang perlas, ganun din ang wine. Dinurog muna yung grapes at yung perlas muna, ay dumaan muna yung shell, tinatawag natin na taklobo sa Tagalog. Nakalimutan ko yung sa English niya, no? Yung mother pearl ay galing po yan sa doon sa suffering ng isang taklobo. So, getting out of the box, yun lang po ang gusto kong i-title. Kasi ang mga naging leaders na magagaling ay yung somehow they were able to get out of the box. So kaya ito po yung title ko ngayon, no, na gusto kong i-share, yung getting out of the box. Because if you fail to get out of the box where you are right now, kasi lahat tayong mga tao ay baka hindi lang natin napapansin, meron kasing kahon, no, nasa kahon tayo. At unfortunately, ang majority ng tao, kung ba't hindi sila nag-improve, hindi po sila pumupunta sa next level of their calling, hindi umaasenso, ay hindi, they were not able to manage to get out of that box. Yun po ang challenge sa atin. At minsan, nagtataka tayo, ba't hindi tayo umaasenso? Bakit parang kahit ginawa mo na ang lahat ng bagay, ay parang naka-staka doon sa isang lugar? Yun ang challenge natin ngayon. Ang mga makakagawa ng paraan, makalabas, get out of the box, yun ang magiging mga magagaling na leader in the future. At ito yung isa-isa lang natin, no, in the coming, meron pa akong 15 minutes. Alright? So medyo mabilis po ito. Actually, dalawa lang yan. Dalawa. Pero huwag nyo isipin dahil dalawa lang ay maigsi po ito. Pero yung number 2 kasi may mga basic principles po akong i-discuss dyan. So, number 1, paano ka makaalis sa box? Paano mo malikha ang sarili mo? Kasi nobody would help you but yourself only. Nobody can do it for yourself. Hindi ka pwedeng maging magaling na leader dahil iba ang gumawa sa'yo. Ikaw din yon. At the end of the day,
bagamat may gagamitin ng Diyos sa atin para tumulong, para yung potential mo ay mailabas, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang responsible sa iyong sariling growth. Number one, nakita ko, no, na reason paano ka makakaalis sa box na yan ay yung refuse to make excuses. Alam nyo, yan po ang nakagawian ng maraming tao. Kapag ang isang tao ay nasanay na gumawa ng mga dahilan, marami ka talaga makikitang dahilan kung bakit hindi ka umasenso, bakit mahirap ang buhay mo. I want to tell you na if you are stuck in one place or you are not moving supposedly to the next level that you are meant to be, excuses is the last thing that you need. Kasi madaling gumawa kasi ng excuse, di ba? Madaling mag-isip ng mga dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Pero ang magagaling na leader ay inaalis mo yon, yung mga excuses. It came to my mind si Winston Churchill na pumasok sa isip ko ngayon lang. One of the great leaders of the Second World War. Matanda na siya, 65 years old na siya. Pero nadala niya sa tagumpay ang kanyang bansa. Siya yung Prime Minister ng Great Britain. Hindi siya gumawa ng excuses. Pinapasuko na siya ni Adolf Hitler. Nagbibigay ng mga kondisyon dahil kung hindi, bobombahin ang bansa nila. At merong tendency na talagang masubjugate sila. Dahil Germany during that time is a mighty military force. It had already conquered the whole Europe. Britain na lang po, England na lang ang hindi po lumuluhod sa Germany during that time, 1940. Pero si Winston Churchill, hindi siya gumawa ng alibi. Hindi niya sinabing, total, ang mga bansa sa paligid natin ay sumuko na kay Hitler, di ganun na lang din gawin natin. Or hindi niya sinabing, mahina ang ating army, mas malakas sila. So he refused. So kaya siya naging one of the icons of his time. Sa generation, walang hindi nakakakilala kay Winston Churchill, especially when you love studying history. Okay, yun ang number one. You remain stuck because lagi kang nagbibigay ng excuse. Ang isang tao na gumagaling, hindi niya alam yung salitang excuse. Nagsosolve siya ng problem. Okay, for me, that's one major obstacle. Kung bakit ngayon nakakakita ka ng mga taong bigo, mga walang nagawa, walang nangyari sa kanila, hindi sila nakaalis, hindi sila nag-improve sa kanilang buhay. At ang problema kapag sa leadership, mga kapatid, hindi tayo nag-grow, maraming madadamay. Maraming madadamay. Kasi ang pamilya mo kailangan ng leadership. Sa opisina mo kailangan ng leadership. Sa eskwelahan kailangan ng leadership. Sa sports events kailangan ng leadership. Lahat. Sa bansa, sa gobyerno, kailangan ng leadership. Sa church, kailangan ng leadership. Lahat talaga yan. Kaya hindi natin pwede baliwalain yung leadership. Number two, dalawa lang ito. Number one, kailangan matuto kang mag-refuse to make excuses. That's number one. Okay? Getting out of the box ang pinag-uusapan natin. Number two, at panghuli, ito yung you should remember the basics. Basic. Kailangan lagi mong tatandaan yung mga basic. Sikat na sikat ngayon yung ano, di ba? Lagi natin sinasabi na para huwag kang dapuan ang COVID-19. Very basic lang gagawin mo. Huhugas ng kamay. Huwag mong hawakan ang mukha mo, bibig, mata. Especially kung marumi ang kamay mo. Basic po yun. No? So, malaki possibility na hindi ka ma-infect ng anumang sakit. Kahit hindi COVID, kahit sa future, marami pa rin mga virus na nagkalat, bacteria and germs around us. Ang pinakamadali lang paraan, effective, very effective, hindi mo na kailangan ng gamot. Kasi prevention is more important than cure. Diba? Mas mahalaga yung nape-prevent mo yung anumang sakit kesa lang sa iinom ka na ng gamot dahil may sakit ka na. So, kahit anong sakit, kahit anong germs or bacteria, ay yung basic lang naman na kailangan nating matutuhan. Ganon din sa leadership. Alam niyo, kung kayo po ay masterin lang ninyo yung mga basic, huwag mong kalilimutan yung mga basic. Sigurado yan.
ay mailalabas mo yung potential na meron ka sa loob. Remember, God called us to lead. Hindi pwedeng walang calling ang tao. Doon nilikha ng Diyos ang tao, inutusan na tayo, go and multiply. Diba? Be fruitful. Leadership po yon. Hindi ka pwedeng mag-multiply, hindi ka pwedeng maging fruitful kung hindi ka marunong mag-lead. Alright? Siyempre, una mong ililid ay ang sarili mo. Dahil if you cannot lead yourself, you cannot lead anybody. Kailangan yon. Meron po tinatawag na basic principles of leadership. Basic. Maririnig mo na naman yung salitang basic. Kasi nga, basic nga po yun. Okay? Hindi pwedeng, hindi mo dala-dala to habang ikaw ay nabubuhay. Kailangan memorize mo to. Lifestyle mo to. Ano-ano ba yung mga basics? Pabanggitin ko isa-isa, tapusin ko po ito na hindi ko na po ito ipapaliwanag. So Friday ko na lang po ito explain isa-isa, right? So that you can wait for it. Okay, and then sabay-sabay na ating i-discuss to kasi meron na lang akong 10 minutes. Alright? Number one, ang principle ng leadership is you're either growing or you're dying. Principle po yan. Pag hindi ka nag-grow, namamatay ka. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya dapat, seryoso tayo na gawin mo ang lahat ng paraan para mag-grow ka. Why? Kasi you are meant to grow. Every living person, living human being, living things are designed to grow. Okay? Principle po yan eh. Principle. Lahat ng may buhay, dinesign ka, okay? Kaya ka nilikha para lumago. So if you are not growing, then you are dying. Something is wrong with you. Kaya kailangan ay sinosolve mo yung problem na yan. Ang mga baby, talagang dinesign yan para mag-grow. Kaya kailangan po dating maintindihan yung principle na yan. Yan ay principle. Okay? Number two, you can always improve. We are created to achieve. Achievers po ang mga alak ng Diyos. Kung hindi ka alak ng Diyos, then hindi surprising na kulelat ka. Ba't ka nangungulelat? Eh, hindi mo ka alam yung purpose ng creator mo eh. Pero kung ngayon nakikinig ka na ng salita ng Diyos, nagbabasa ka na ng Bible, sabi mo, Christian ka. Kung sinasabi natin na Christian tayo, ako, nung maintindihan ko, naging Christian kasi ako 1989 eh, I was created by God to achieve. Kailangan may ma-achieve ako. Kaya nga kailangan nag-i-improve ako. Okay? All the time. Yun ang number two. Number three, everything rises and falls on leadership. Lahat. Okay? When I say everything, lahat po yan. Finances, okay, pamilya, relationships, organizations, business, you know, lahat ng maiisip mo, everything, pwede yang magtagumpay at mabibigo yan dahil sa leadership. Yun ang totoo noon. Number four, you are the lead. Lead, L-I-D. Kung kayo po ay nagbabasa ng libro ni John Maxwell, binanggit na po niya to. Okay? Yung mga ibang bagay na binabanggit ko rito. So, hindi dahil yan ay kay John Maxwell lang po yan. Para sa lahat sa atin yan. Ako ay lead. Lead, L-I-D. Yung pong lead, ang ibig sabihin po niyan, yung nakatakip sa ibabaw ng bote. Ang tawag dyan, lead. Okay? Hanggang saan lang ako, hanggang doon lang yung mga sumusunod sa akin. Halimbawa, ako po sa aking pamilya, may asawa ko at mga anak, ako po yung leader sa bahay namin. Ako rin yung lead. Hindi lead na leader, ha? Lead, L-I-D. Ako yung takip. Halimbawa, ganito, bigyan ko example, no? Dahil kulang ako sa oras. Halimbawa, ang leadership level ko po ay number 8 ako, number 8. Halimbawa, ang 10, ang pinakamataas ay number 10 sa leadership level. Ako po ay number 8 ang leadership ko. Okay, remember, sa ibaba ko ay may mga number 7 na gusto niyang maging number 8 sa leadership nila. Kung ako ay hindi mag-improve sa aking leadership level,
at hanggang number 8 na lang ako, yung lahat ng mga tao sa ibaba ko, hindi na sila aasenso. Kasi ako ay hanggang number 8 lang. So kaya kailangan mag-improve ako, kailangan kong mag-grow para pumunta ako sa 9, para yung mga sumusunod sa akin, yung asawa ko, yung pamilya ko, ay pumunta sila sa number 8. Okay? Kaya yun po ay principle. Kaya kita mo kung ikaw ay cell leader at hindi ka lumalago, walang mangyayari sa buong cell group mo kasi ikaw yung lead. Ikaw yung pinakatakip. At kailangan yung takip na yan umaangat para umangat din yung mga nasa ibaba natin. Okay? Yung principle. Sa number 5, principle din ng leadership is to do a thorough self-evaluation. Okay? Maraming mga tao, hindi nila mapagaling yung kanilang leadership kasi hindi sila nagiging totoo sa sarili nila. Alam nyo, sometimes you have to be tough on yourself. Ulitin ko yon. Get tough on yourself. Ibig sabihin, kung pahirapan mo sarili mo, okay, push yourself to the limit. Kailangan tingnan mo yung kasi tingnan mo yung ano yung weaknesses mo. Ano saan ka mag-improve? Okay? Itulak mo talaga ang sarili mo sa limit. Kasi mahirap yung you love to celebrate success kasi eh. Kasi maraming mga tao maganda lang mag-focus sa ano yung kayang-kaya nila. Di ba? Kasi yun, tuwan-tuwa ka na kasi may mga bagay na kayang-kaya mong gawin eh. Hindi mo alam na marami ka bang pwedeng gawin at hindi ka umasenso kasi ka wala kang thorough self-evaluation. Maging totoo ka kung saan ka talaga hanggang saan ka ba talaga. Okay. Susunod, pang-anim, get brutally honest feedback. Feedback. Honest feedback. Kumuha ka ng mga feedback. Kailangan may mga tao sa buhay mo na nagsasabi kung ano yung kapalpakan mo. Yung honest feedback. Mahirap kasi pag walang kumikibo, and leader ka nga eh, di ba? Nagli-lead ka nga eh. Alam ka namang lahat, tama ang ginagawa mo. Mahirap kapag ang mga tao sa paligid mo ay walang nagbibigay ng totoong yung honest. Yung nakikita nila, hindi criticism, okay? Kundi feedback. Kapag hindi ka open sa ganong klaseng mga conversation, hihinto ka na sa paglago. Kaya nga sa discipleship, di ba sinasabi yung totoong nakikita sa'yo. Kahit masakit. Kaya siguro sa akin, ang kailangan ko sa buhay ko, ay mga taong nagbibigay sa akin ng totoong picture kung anong kailangan kong improve. Hindi puro, yes, pastor. Opo, pastor, galing mo, pastor. Diba? Delikado kasi yun eh. Kailangan na, kung gusto ko pang lumago sa aking leadership ability or capacity, kailangan ko ng mga tao na magsasabi sa akin kung ano yung dapat kong ma-improve. Okay, malapit na po ako matapos. Kasi ilang minuto na lang, 4 minutes. Ito pong word na to is really important. Susunod, principle. Sa leadership, kailangan mo ng repentance. Repentance. You can never become a good leader pag hindi mo alam yung salitang repentance. Listen carefully. Repentance ay hindi po ito spiritual salita lang. Okay? Kahit hindi ka Christian, kailangan mong marunong kang mag-repent. Ang ibig sabihin kasi ng repentance, okay, thinking what you did wrong, ano yung mga mistakes mo, you are willing to change your direction. Yun po ibig sabihin ng repentance. Kasi akala na iba, ano yun eh, mga Christian lang ang gumagawa ng repentance. Ibig sabihin ng salitang yon ay na-realize mo, na-recognize mo kung ano yung mali mo at handa kang magbago ng direksyon. Ang purpose po ng repentance, mga kapatid, it's always about refreshing. I-refresh ka nito. There's always freedom after repentance. Hindi yun lang dahil nagkasala ka lang na malala, kaya ka nagre-repent. Hindi po ganun ibig sabihin ng repentance. Ibig sabihin ng repentance, dahil ang leadership mo, nakita mo kung saan ka nagkukulang, alright, hindi naman kasalanan yun. Mga, siguro, mga shortcomings mo yun, mga mali-mali mo yun. Kaya ang repentance po, importante ito. Kasi it always gives freedom.
lumalaya ang tao na marunong mag-repent. The next one, after repentance, you have to learn. Kung gusto mong gumaling, ha, na leader, I will discuss it this coming Friday, yung details. Listen to fresh voices. Makinig ka sa mga nagsasalita sa'yo, yung mga influencers, no? Yung mga alam mo makakatulog sa'yo, magpunta ka sa right direction. Hindi lang yung mga may pinipili ka lang isa, dalawa. Pwede kang makinig doon sa mga genuinely concerned sa ginagawa mo. Kailangan mag-produce po tayo ng mga tao sa paligid natin na marunong magsabi kung ano yung huwag matakot, no? Kasi kaya nga mahirap ang disciple na hindi kumikibo kasi wala kang mapapakinabang sa kanya. Wala siyang input, wala siyang kino-contribute, hindi siya kumikibo eh. Eh, sinong fresh voices ang madidinig mo? Isa lang, dalawa. Okay? Siyempre, kung ang leader ay talagang magaling na leader, alam naman niya mag-filter ng mga papakinggan talaga. Okay? Susunod, you have to learn how to pour your life into others. Minsan, kaya humihinto ang growth mo, kapatid. Kasi, puro nagre-receive ka na lang. Okay? Pouring your life into others, natututo kang magbuhos, papalabas. Giving naman, giving. May mga tao na hindi nagiging magaling na leader kasi hindi sila marunong magbigay ng buhay nila. Alam mo, kapag natuto kang magbigay ng buhay mo, katulad ng Dead Sea, di ba? Bakit Dead Sea sa Israel? Eh, kasi tumatanggap lang siya, naka-stack na. Kita mo yung Galilee, ba't buhay na buhay? Ang Sea of Galilee. Kasi tumatanggap siya, pero nagbibigay din siya. Nagsusupply siya ng tubig eh. Yung Dead Sea, patay po yon. The next one, matatapos na po ako. Dalawa na lang to. Another thing that you may add into the list of principles, you try something new. Sumubok kayo ng mga bagong bagay. Pag sinabing sumubok ng bagong bagay, yung pwede kang gumamit ng mga tools, pwede kang magbasa ng bagong libro, di ba? Mag-aral ka ng computer, mag-aral ka yung sa program sa computer. Mag-isip ka ng mga ibang mga bagay, no? Yung magte-take ka ng risk, yan. Yung lalabas ka sa normal way of you are doing things. Yung mga hindi mo pa nagagawa, hindi mo nababasang libro, yung mga technology na hindi mo pa alam. Yun ang ibig sabihin ng try something new. Kasi baka kaya naka-stuck ka na leader, wala na, Bible lang binabasa mo eh. Yung puro Bible binabasa mo. Eh siyempre, mahalaga naman ang Bible. Pero kung Bible lang ang babasahin mo, especially nabubuhay ka sa 21st century, malilimitahan ka masyado. And lastly, okay, panghuli, ito po yung tungkol sa principles in leadership, expect greater results from yourself. Okay, mag-expect ka, pag ginawa mo na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh ito na yon, expectation yon. Kaya magtanong ka sa mga successful businessmen, athletes, magtanong ka na kaya sila nagtagumpay, lagi nilang yung sarili, expectation nila sa sarili nila yan. They always keep pushing themselves forwards. Di ba? Nung araw, sabi nila, nung mga several decades ago, may gumawa ng record sa 100 meter dash. Sabi nila, ay, impossible na yan. Antulin, impossible na yan mabreak. After a couple of decades, nabreak na po yun. Di ba? Tignan nyo si tingnan yung record ni Olympian sa Amerika, yung swimmer. His name slipped my mind. Magaling po siya, no? Magaling na yon. Sabi nila na mahihirapan na mabreak ang record niyan. Siguro sa Friday maalala ko na kung sino yon. Pero dumating si itong mas magaling na swimmer, 8 gold medals sa Olympics, di ba? Sino yon yung swimming sa Amerika, si Michael Phelps. Pero ang may hawak ng record nung araw niyan ay yung isang magaling big Amerikano. 6 gold medal. Sabi na, nako, imposible na yan. Dumating si Michael Phelps, sabi na, ay nako, imposible na yan. Tinalo siya ng isang Singaporean na 19 years old. Di ba? So, bakit po? Kasi
meron talagang susunod na level pa dyan. Kaya huwag po kayo matakot, mga kapatid, kung may problema ka sa parang hindi ka na o ba asenso. We need leaders in this time of ours. Okay? At tomorrow, the next generation needs good leaders also. Hindi pwedeng walang leadership. Okay, so nakaka-24 minutes na po ako. Ako ay nag-overtime na. So ito po yung didiscuss natin in detail in 1 hour. So Friday, 11 o'clock a.m., ini-invite ko kayo. Ito ay nasa Facebook Live. Leadership training po ito ng every Friday na ginagawa. Gagawin po natin ito habang dito po tayo sa lockdown. Okay? So, I'm excited to hear from you. Next time, mga primary 12, ihanda yung mga tao nyo, mga cell leaders. Okay? At alam ko, hindi tayo magsasayang ng oras sa mga trainings natin. So, goodbye for now and God bless you all.